Patuloy ang tinatawag nating transition period. Yan ang pinagkakaabalahan natin na labis nitong nakaraang mga linggo. Kakatapos lang ang inauguration ni VP Inday Sara. Very historic ito. Siya ang pinakabatang naging Vice President ng Pilipinas. Hindi na natin pag-uusapan kung ano yung edad dahil bawal daw yan pagka babae. Pangalawa, siya ang unang VP na galing Mindanao. At dahil dyan, siya rin ang unang VP na nag-oath-taking sa Davao. Ako po, si Inday Sara. A proud Davaoan. Walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isa. Make it even sweeter, nataon pang Father's Day ang inauguration niya, kaya talagang special. Pinasalamatan ko siya dahil kahit papano sinuportahan kami ni Inday Sara, pati ako. Tiniyak ko sa kanya na yung mga proyekto niya na nakabuti sa ating bansa ay papagpatuloy ko. Kami naman ay busy-busy rin sa paghahanda ng inauguration para sa June 30. Ang napili namin lugar ay yung National Museum of Fine Arts o yung National Museum. Yung tradisyon ay sa Carino Grandstand pero meron pa rin COVID facilities doon na nailagay. Kilala yan natin bilang Old Legislative Building. Hindi ko makakalimutan, yan yung building na kung saan ako nag-aantay para sunduin yung aking ama para iuwi siya. Naging executive house din yan. Dati kung saan nag-opisina ang Prime Minister natin noon, Prime Minister Cesar Virata. Nasira nung gera at ilang beses na rin pinaayos, mayaman ang kasaysayan ng National Museum. May tatlo pang pangulo na nag-oath-taking dyan. Si Pangulong Quezon, Pangulong Laurel at Pangulong Rojas. Maraming nagtatanong, ano ba ang mangyayari sa inaugurasyon? Ano ba ang mga pakulo? Naku, isa lang ang matitiyak ko. Ito ay magiging taimtim na seremonya. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ang mahalaga ay kasama ko ang buong pamilya ko, kasama ko kayo na manunood live man, online, at higit sa lahat, sana makisama ang panahon dahil tagulan na nga. Sa transition naman, ang pagbuo ng kabinete ay tuloy-tuloy pa rin. Nakikita naman siguro ninyo ang mga bagong pangalang inaanunsyo namin. Gaya ng sinasabi ko, di man ganun kabilis ang ating pagpili, ay mahalaga na masusi at mahusay ang pagkilatis. To agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture at least for now. And at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. Hindi lang ako kundi ang pamilya ko ay nasa gitna rin ng pag-transition. Ang aking may bahay na si Lisa ay nakakalungkot man, naawa nga ako sa kanya, ay kinailangan niyang iwanan muna ang kanyang kasama sa kanyang tinayo na law firm. Malungkot dahil ito'y talagang alam ko, nakita ko, pinaghirapan niya. Talagang binuhos niya ang kanyang sipag dito, ang kanyang galing dito. From nothing, nagkaroon ng isang magandang law firm. Ngunit wala tayong magagawa dahil siya ay magiging first lady, ay kailangan niyang bitawan ang kanyang interest doon sa kanyang law firm. Dinedicate niya talaga ang sarili niya doon sa practice niya ng law. At pamilya na ang tinuturing niya sa mga katrabaho niya. Kaya't ako ay humihingi ng paumanhin sa kanya na napilitan siyang gawin ito. There's ramen.
Pero ang sabi ko naman sa kanya, this is only the beginning of a new chapter. Si Sando naman, eh ganun din. Hinahanda na niya ang opisina niya sa Congress. Excited na excited din bilang neophyte congressman. Yung dalawa ko pang anak, dahan-dahan nasasanay dahil marami silang bigla na security. Eh panay nga reklamo, pero wala tayong magagawa ganyan talaga pagka ikaw ay naging anak na presidente. Siyempre, ang isa ring mag-transition sa pagiging private citizen naman ay ang ating mahal na si PRRD. Nakikita natin ang pagparating na pasasalamat ng ating mga kababayan para sa kanyang ginawang pagsiservisyo itong nakaraang 6 na taon. At kasama na rin ako diyan na magpaparating ng aking pagsaludo at pasasalamat para sa kanyang makasaysayan na pamumuhay. Kaya't marami man ang kaganapan, sabay-sabay man ang pag-transition na nagaganap, ang mahalaga ay maingat ang bawat hakbang. Muli, maraming salamat sa inyo lahat na sumubaybay ng ating vlog bilang isang citizen bongbong. At siguro, ang susunod na nating pagkikita ay sumumpa na ako bilang inyong pangulo. Mag-ingat po tayong lahat at nandiyan pa rin ang banta ng COVID. Magpabakuna po kayo, magpa-booster shot na kayo. Nang sa ganun, di na natin kailangan ng mask, magiging mas libre na ang ating pagtrabaho. Mabuhay po tayong lahat. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.